Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng potato cake. Maghiwa tayo ng isang pirasong patatas na nalinis ko na siya, nahugasan ko na siya at nabalatan. Hiwain lang natin ng manipis at ilagay sa steamer at lutuin hanggang sa maluto yung ating patatas. Habang inaantay nating maluto yung ating patatas, ihanda na rin natin yung iba pa nating mga ingredients. Una, hiwain natin yung carrots ng maliliit na pa-cubes. Habang ginagawa natin yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Pagkatapos natin hiwain yung ating carrots, ilipat muna natin yan sa bowl at i-set aside. At isunod naman natin hiwa yung ating bell pepper. Ganon lang din ang laki, kung gaano kalaki yung ating carrots, ganon din ang hiwa sa ating bell pepper. At pagkatapos yan hiwain, ilipat natin ulit dun sa bowl kasama yung carrots. Pagkatapos niyan, i-set aside muna natin ulit at hiwain na rin natin yung ating spring onion. Ganun lang din ang process. Pagkatapos natin hiwain, isama na rin natin ulit sa isang bowl at i-set aside muna natin ulit. At isunod na rin natin yung ating isang pirasong chicken breast. Hiwain lang din natin maliliit, yung kagaya lang din sa para siyang ground chicken na gagawin natin ganun para maliliit lang talaga. At pagkatapos niyan, ilagay muna natin ulit yun sa bowl. Lutuin na natin yung chicken sa kawali, maglagay ng mantika, painitin at ilagay na yung chicken. Ihalo hanggang sa maluto o mag-iba na ang kulay. At sa puntong ito, ilagay na rin natin yung carrots. At ihalo lang din hanggang sa maluto yung carrots. At isunod na rin natin yung sibuyas at saka bell pepper. Pagkatapos na maluto na rin yung carrots at saka sa bell pepper natin, ipatayin muna natin at i-set aside yan hanggang sa lumamig. At babalikan na rin natin yung ating patatas. At sa puntong ito, luto na rin yung ating patatas. Imamas na lang natin, gamitan na lang natin ng tinidor dahil kunti lang naman yan, isang pirasong patatas lang yan. At pagka namas na natin yan ng mabuti, ilagay na natin yung chicken na niluto natin kanina. Ihalo lang hanggang sa makumbine yung ating chicken sa patatas. At pagkatapos, maglagay tayo ng spring onion. At lagyan na rin natin ng asin, toyo at saka liquid seasoning. At lagyan na rin natin ng 1 tablespoon na asukal. At maglagay tayo ng itlog at cornstarch na 2 tablespoon. Ihalo natin hanggang sa mahalo, mabuti yung cornstarch sa chicken. Pag nakita mong medyo basa pa, pwede tayo magdagdag kung halimbawa kulang pa yung ating cornstarch.
Hanggang sa makuha lang natin ang tamang consistency ng ating dough yung gusto mo. At sa puntong ito na medyo matigas na siya, hindi na sa kayanin ng tinidor, gamitan na natin ng kamay, kamayin na natin yan at saka imamasa natin ng mabuti hanggang sa mag-well combine lang talaga na makuha natin ang tamang consistency ng ating dough. Pagkatapos na okay na yung ating dough, maglagay tayo ng mantika sa ating kamay para hindi talagang dumikit yung ating dough sa kamay natin dahil sobra ang lagkit niyan. Pagkatapos magmumold tayo, gawin natin pabilog o ipa-flatten. Pagkatapos ilagay lang sa plato hanggang sa maubos natin gawa yung ating dough. Pagkatapos niyan, prituhin na natin sa kawali, maglagay ng mantika, painitin at saka ilagay na yung ating potato cake. At pagkatapos ng mga kalasa, be sure lang na ipahinaan mo yung apoy. I-low medium heat mo na lang para hindi agad masunog yung ating potato cake. At pagka nakita mo na golden brown na yung kabilang side, balik ta rin na agad para hindi masunog. Kagaya lang sa nakikita mo sa video mga kalasa, gayon lang. Hanggang sa makikita mo lang naluto na, ulit-ulitin mo lang baliktad para hindi talaga siya masunog yung kabilang side. Pagkatapos niya na maluto na natin lahat yan mga kalasa, ilagay lang natin yan sa plato na may paper towel para maabsorb yung mantika. At lutuin na lang natin yung mga natira pa natin potato cake na nagawa hanggang sa maubos. At sa puntong ito mga kalasa na ito na okay na maganda na yung pagkaluto ng ating potato cake, ilagay na lang natin yan sa plato na may paper towel at saka ready to serve na. Ito na mga kalasa, presenting yung ating potato cake na talagang sigurado na naman mag-i-enjoy ang inyong mga chikiting dahil sa kanilang masarap na merienda. Kaya mga kalasa, kayang-kaya mo rin to gawin dahil napakasimple niya lang. Kagaya lang din sa lagi sa sinasabi ko na walang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!